Ang inisyal na magkakandak ng contact tracing is itong area. Isang contact tracing team na binubuo ng police at medical frontliners ang nakatalaga sa bawat isa sa 16 na health centers sa Baguio City. Agad silang idedeploy oras na may makarating na impormasyon na may nagpositibo sa COVID-19 sa kanilang area of responsibility. Kung may close contact sa kanilang lugar, agad din silang kikilos. Magsasagawa ng geotagging para mamarkahan sa mapa kung saan na nanatili ang positive cases at close contacts. The red one are, these are just examples po ha. So yung mga red ones po, yan po yung mga confirmed or positive cases natin. So if you will see, ito po meron dito. May ganyan. Yung red po naman na naka-circle, ibig sabihin lockdown. May ginagamit ding teknolohiya para mapag-ugnay-ugnay ang contacts na ito at makita ang kabuuang sitwasyon sa lungsod. Ang sistemang ito ang pinuri ng Department of Interior and Local Government o DILG. Itinalaga na rin bilang contact tracing czar si Mayor Benjamin Magalong. We're working closely with the Department of Interior and Local Government. At the same time with NTM, para gumawa talaga ng module. Pagdating sa contact tracing. Kakainin ba yung oras natin? We should understand that Baguio City is economy. Baguio City's economy is tourism-based. So, the only way we will be able to entice or we will allow tourists is if we know na nasa they're flattening their curve. We have to help them. Kaya inaasahan ngayon ng pinuno ng contact tracing team na mas magiging abala sila sa susunod na mga linggo. May pagkakataon kasi na umaabot sa higit 100 ang first level contacts ng isang positive patient. Kaya mas maraming tao ang kakailanganin para matulungan ang ibang local government unit. We have I think 5 cities in the pipeline and one national government agency and one big mall who is trying to ask for our help. So yeah, by the looks of it, our team will be very busy in the next few days. Actually, the mayor has asked already for the help of additional PNP personnel, those who have cognitive interview training. Inoorasan ng contact tracing team ang kanilang sarili. Dapat sa loob ng 72 oras, natukoy na ang 100% ng contacts ng isang pasyente. Kaya mahalaga ang interview techniques ng mga pulis. Ang sinasabi nga niya palagi, yung normal lang isang pasada mo lang na interview, it will yield around 20% lang nung naalala niya. Remember, this person is under stress. Siyempre, nalaman niya, confirmed case siya, nininerbyo siya. He or she is thinking of other things aside from yung ano niya, paano na yung pamilya niya, paano yung danger niya, yung natatakot siya. So the interviewer must help him or her remember as much as possible na for the past few days nung mga activities niya. Kababalik lang ng ilan sa kanila matapos magturo ng metodolohiyang ito sa lalawigan ng Cebu na nakapagtala ng mataas na kaso ng COVID-19. Yung unang-una talaga is yung fear of getting infected. Kaya nung una is, pag sinabi ko na interview natin yan, hindi kaya sa phone, hindi natin makaya ma-interview sa phone. Pag phone kasi is, pwede nila kaming i-cut, pwede nila kaming i-block. Kailangan natin makausap talaga ng face-to-face interview. And doon na lumalabas yung worry ng mga kasama natin na baka may infect, at least may isang interviewer, isang police na investigator at saka isang health. Kasi yung kasama nating health, sila nakaka-determine yung mga symptoms. Sa ngayon, sa pamamagitan na lang muna ng webinars ang gagawing pagtulong ng contact tracing team. Babiyahe lang daw sila papunta sa ibang lugar kung kinakailangan. Michelle Soriano, ABS-CBN News.